SSS mobile app update. What's the latest? Ano na nga ba ang nabago? Ano ang mga additional features? Pwede bang ma-check yung salary loan contribution? This video will explain everything. What's up mga people? Thank you for tuning in sa aking YouTube channel. Ako po si Tita Eda. Mag-share po sa inyo ng mga government information, government tutorials, tips and tricks na pwedeng makatulong sa inyong mga inquiries or questions. Kaya feel free to subscribe, click yung notification bell para sama-sama po tayong updated. Before we jump to the video, may ipapakita ako sa photo sa inyo guys. Yan po ang analytics ng mga nanunood sa channel ko at malaking percentage po ay hindi pa subscriber. Kaya gentle reminder, please click the subscribe button and like and share sa mga nakasubscribe na. At sa mga nakasubscribe na, thank you! Kaka-announce lang ni SSS sa kanilang social media account or sa Facebook na nag-enhance po sila ng mobile update na mas marami na itong features na pwedeng gawin gamit lang ang cellphone nyo. Tama guys, ang cellphone nyo. So napaka-powerful na po ngayon ng bagong SSS mobile app. Hindi na kailangan ng computer or mag-login sa my.sss. So iisa-isahin ko po ngayon dito sa video na to ang mga na-enhance na mga features para mas ma-enjoy nyo po kahit wala po kayong computer. Tama po, wala kayong computer. Makikita nyo po yung mga status ng salary loan nyo, ilan na po yung mga contribution nyo, yung mga stuff like that po. So please keep on watching. Ito ang new design pag login nyo guys. Merong welcome message, number ng contribution, makikita nyo agad. Latest payment ng contribution. Then yung activity history. Then sa bottom part, may mga icons. Makikita nyo yung home button, location or SSS branches. So ngayon po malalaman nyo na kung saan yung pinakamalapit na SSS sa inyo. Generate ng PRN, madali na lang din makuha. Notification at profile. Then sa mid right side po, may plus sign na i-discuss ko rin po kung ano pa po yung additional features na makikita nyo dyan. Once you click your profile button, here po ang mga pwede nyong makita or ma-process. Now, pwede nyo nang makita ang disbursement account enabled. So, make sure po dapat sa online po muna, ma-enroll nyo po yung account disbursement nyo or kung saan nyo po i-transfer yung money pag nag-loan kayo. It's either e-wallet or bank account po. So, may step naman po yun. So, once successfully enrolled, dyan nyo na po makikita. And yun na nga po, once ma-approve ang salary loan mo, dyan na madi-disburse or matatransfer ang salary loan. Ganun din ang calamity loan. Tapos next is yung documentary requirements. Here you can see your membership benefits. Tapos next naman po is term of service. Next is feedback. This is a new feature din po ng app where pwede po mag-send ng feedback. Click nyo lang po yon. Next is profile details. Need to click update information. If like mong i-change yung mga details mo. Here naman po yung next page, paano nyo po i-update yung mga information nyo. Here po, makikita nyo yung SSS number nyo, full name, date of birth,
kailan po kayo nag-apply, coverage status kung employed or voluntary po, SSS number status, UMID savings account number kung may UMID na po kayo, landline number, mobile number, email address at local at home address at foreign home address po kung OFW nga po kayo. So ang maganda po dito sa bagong feature na to is dito sa update information is example po na wala niyo po yung cellphone number niyo or lumipat na po kayo ng address, pwede niyo pong ma-update yung mga details na yan. So you just need to click yung mobile number or kahit yung email address kung na hindi na po active yung dati niyo pong email address, pwede niyo rin pong i-update yan. So i-click niyo lang po yung button na yan para po ma-update nyo. Like right now po, ang example natin yung contact details, local mailing address, foreign mailing address. So ayan po, hindi na po nyo kailangan pumunta pa po sa SSS office, dyan lang po sa SSS mobile app, ma-update nyo na po yung mga information. So alam ko po yung iba kasi parang, paano yan, nawala ko yung cellphone ko, or lumipat na ako, or hindi na ako nakatira doon. Then, no problem po. Through this mobile app, magagawa nyo na pong i-update. So, just follow nyo na nga po. Watch this entire video para po ma-update kayo kung ano ang mga dapat gawin. So, make sure po kung nakakonnect na po kayo sa internet, just follow my steps po. Dapat nakapunta na po kayo dito sa step na update information. Dapat po makita nyo itong contact details, local mailing address at foreign mailing address. So, ayun na nga po. Pag-click nyo po kunwari dahil lumipat na kayo ng address, is i-click nyo lang yung local mailing address. I-enter nyo po yung kung saan na po yung bago nyong unit number or house number po, kung saan na po yung street nyo, sa, kung nasa subdivision po kayo, paki-update din, and then just hit submit. Sa tingin nyo, if nagkamali naman kayo ng pag-enter ng mga details, no problem, you just need to cancel or parang erase yung mga some stuffs na sa tingin nyo hindi nagkamali kayo, and then just repeat lang naman po yung process. Ganun kadali. So kung okay at mabilis po ang internet connection nyo, in a couple of minutes, updated siya. Real time din po siya ma-update po sa system ni SSS. So actually, pag log in nyo doon back po sa update profile po, makikita nyo na yon. And then, ganun din po yung contact details nyo. Marami po mga nagtatanong, lalo na po sa may mga pending na UMID pending pick-up po. Sabi nila, paano yan? Nawala ko na yung cellphone number ko na pinang-register ko doon. So, no worries po. I-update nyo lang po yung mobile number nyo po dito. And then, lahat na po ng updates or transaction nyo po kay SSS, dito na po kayo masisendan po. So, make sure po, important po, kung nawala nyo po yung cellphone number nyo or nagbago na kayo ng email address or nagbago na po kayo ng mobile number, i-update nyo lang po dito sa contact details and then hit submit. As I stated, real time po siya updated sa system ni SSS. So, yun na nga po. So, makakatanggap na po kayo ng mga updates, especially po sa mga nag-aantay po sa UMID ID application nila, lalo na po yung mga nag-apply pa po noong January 2020 up to March 2020, ma-update po kayo. Under naman po dito sa documentary requirements, makikita niyo po yung membership at benefits. At once you click po yung membership, makikita niyo po dyan yung member data change request, overseas Filipino worker requirements, self-employed requirements, UMID card application requirements, at voluntary requirements. So, para hindi na po kayo pumunta pa po sa my.sss website, which is way back ganun po yung ginagawa. Minsan po, wala tayong access sa computer and all. So, ngayon po, through this updated or enhanced SSS mobile app, makikita nyo na po yung mga information na yan. At same din po sa benefits. So, ganun din po pag kailangan nyo makita yung about sa death claim requirements, disability claim requirements, yung EC, medical claim requirements, ano ba yung mga dapat i-submit. Ganun din sa funeral claim requirements or sa maternity claim, at ganun din po sa retirement claim requirements at saka sa sickness claim requirements. Lahat po yan
visible na at makikita na po dito sa bagong enhanced na mobile SSS app. So, I hope you take advantage po talaga na i-download po or i-update niyo po sa mga cellphone niyo yung bagong app na to ni SSS. This time po, i-click niyo po yung plus sign button po dun sa mid-right bottom part at ayan po ang makikita niyo once na-click niyo po, which is yung contributions, actual premiums niyo, loans, status, balance, and you can also apply using this SSS mobile app and then benefit claims po kung meron kayo, makikita niyo din po yung status for the maternity, sickness, disability, easy medical. Yung easy medical po, ito po yung employees compensation po. And then retirement and then notification po para naman po sa maternity. So ito po yung kagandahan. So as I stated, hindi na po kailangan mag-login online sa my.sss. Sandali na lang po, makikita niyo na po yung mga information dito sa bagong enhanced na SSS mobile app na I hope lahat po kayo i-take advantage nito. Ito po, naka-click na po ang actual premium. So, makikita niyo po yung latest na contribution po for the entire year. So, that would be from January po of 2021 up to present. So, up to May na po yung nababayaran po ng employer ko po. Kaya yan pa lang po yung nagre-reflect. So, wala pa po yung June and July. Kasi usually po sa company, actually, sa company ko po, quarterly po sila nagpo-post po yung payment. Kaya po, hindi pa po nakasama yung June po. Diyan po sa nagre-reflect na nakikita nyo na actual premium. So, yun po, makikita nyo po kung up-to-date po ba kayong binabayaran na employer nyo or yung voluntary contribution nyo po ba and nagre-reflect din po. So, you can take advantage po itong new enhancement po sa mobile app po. This time naman po, pwede nyo rin pong i-click yung salary loan status. So, yung sa akin po, last year pa po ako nag-apply. So, makikita po yung loan application date ko, October 6, 2020, nag-grant po siya. So, need po ng 12 months bago po ulit makapag-apply or 12 months na reflect po ng contribution or payments po sa salary loan bago po ulit makapag-renew. So, yun po, makikita nyo rin po siya lahat dyan. At ganun din po, yun nga po, nag-attempt po akong mag-apply, i-click yung salary loan. Pero sinabi niya po, renewal date should be after November 2021 and principal loan balance should be less than 19,000. Principal loan balance as of this date is 29,901.35. Kaya yun po, sadly hindi pa po pwede. So, antay pa po ako ng ilang months po. Pero yun nga po, ang good thing is lahat po mamamonitor nyo na po from time to time po dito sa SSS mobile app na enhancement po na ginawa niya. So, I hope you take advantage of this enhancement. So, download na po. Available po siya sa Play Store, sa App Store, and then sa App Gallery para po sa mga Huawei users po. Available na rin po siya doon. So, sa lahat po. So, kindly take advantage. So, ayan mga guys. If you find this video very helpful at nagustuhan mo itong video, please like, share, comment, and subscribe to my channel and click the notification bell para updated kayo sa lahat ng videos na aking i-upload. Thank you ulit sa pag-tune in nyo sa aking channel. Again, this is Tita Eda. If you have any questions and you want information, just visit Tita Eda's channel. Continue to be a blessing and stay safe.